So what's up mga chong, here's your boy Brown Chill back in again and welcome to my moto vlog. Kami kasi or may mga nagtatanong kasi sa akin regarding sa ano ba yung moto vlogging helmet na ginagamit ko or ano ba yung vlogging setup na ginagamit ko mga chong. So ngayon papakita ko sa inyo kung ano ba yung mga gamit ko, kung ano camera yung gamit ko, di ba? Mga setting, konting tips na rin regarding sa pagmamoto vlog kasi sorry naman na ma-share sa inyo no mga chong kung ano ba yung mga diskarte ko sa pagva-vlog. Perfect. Sa lahat no mga chong, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa channel natin no. Road to 3000 na tayo mga chong, konti na lang baka naman, and sa mga patuloy na yung mga solid talaga na subscriber na laging nag-comment yan, actually natatandaan ko na yung mga pangalan nyo no. So tuloy-tuloy nyo lang yung suporta nyo mga chong, simusimulan na natin. So una sa lahat, ano ba yung camera na gamit ko? So ang gamit ko ngayong camera is yan, GoPro Hero 7. So yan, so actually itong GoPro Hero 7 ko na to, hindi siya yung first camera na ginamit ko. Ang unang-unang akong camera talaga is yung SJ6 Legend. So okay naman ako dun, kaya lang ang naging problema ko lang sa kanya is yung kanyang field of view. So kung dun sa mga nakakilala sa akin, dun sa mga nakapanood na ng unang vlog ko, makikita nyo na yung field of view ko is hindi masyadong maganda nung SJ6 Legend pa yung gamit kong camera. So ngayon dito sa GoPro 7, kaya ako siya napili or nag-upgrade, kasi yun na nga, dahil dun sa field of view gusto ko kasi na nakikita yung nakikita yung handlebar dun sa motor ko. Ang problema kasi dun sa SJ6 Legend, gusto kita din to. Kita yung handlebar ko, kita yung odometer ko. Ang problema kasi dun sa SJ6 Legend, kapag nagbablog ako, nakaganyan lang siya. Gusto ko, kita rin to. Yan. Yan, nakaganyan siya. So, kita itong dashboard na to. So, yun ang naging problema ko. Sa ang nagustuhan ko naman dun sa SJ6 Legend naman, nung nilagyan ko na siya ng microphone, malinaw actually yung kanyang audio recording. So wala akong naging problema sa audio recording. So moving forward dito sa camera ang ginagamit ko, siguro 3 months ko nang ginagamit tong GoPro 7 ko. So I'm very satisfied naman sa kanyang performance no. Kung mapapansin nyo sa GoPro 7 ko, yan, eto. Kung mapapansin nyo mga chong, wala siyang mic, di ba? Ito yung mic adapter niya. Ito yung port niya para sa mic. Pero, diba, kung nakikita nyo, wala siyang nalagay. So, kung tatanungin nyo saan nanggagaling yung audio ko, so, ito siya. In 3, 2, 1! So, mga chong, boom! Oo, tama. So, ito yung nagsisilbing microphone ko, mga chong. So, paano? Paano nangyari yon? So, kasi, di ba, ang mahal kasi yung mic adapter ni GoPro, mga chong. Nagkakalaga ng 3,000 pataas. So, syempre, masyado akong namamahalan sa kanya. Parang di pa already gumastos ng nung halaga. Ganda ng motor, no? Tapos walang papili ng mic adapter. Pero mahal talaga siya. So, ang naisip ko, gumawa ng alternate way para matipid, no? Sa audio na hindi na compromise yung audio quality kahit papaano. So, ang ginawa ko, So merong two ways mga chong na pwede mong gawin. Ang una is yung ito. So yan.
ang silbi na ito, mga chong, nababawasan or nawawala yung wind noise GoPro or yung mismong recording kapag nagmamaneho na ako. Pero kung mapapansin nyo, mga chong, kapag nagmamaneho ako, hindi ako nagsasalita kapag high speed. Siguro hanggang 50 lang. 50 hanggang 60. Pag bandang 60, medyo sigaw pa sigaw na ako nun. Tapos, kapag lumagpas na ng 60, maririnig nyo pa ako, pero hindi na ganun kalakas yung audio ko. At, pero ang maganda dun, mahina lang yung wind noise niya. Or wala ka, parang wala talagang maririnig na wind noise kapag mabilis yung takbo mo. At kailangan nakabukas yung visor mo para kapag nagsasalita ka, hindi makakulob sa loob, capture ng GoPro mo yung audio mo. So yun yung ginagawa ko ngayon. So far, ang isa pang technique is yung meron kang earphones lang. Yung earphones ng cellphone, mga chong. So yun din, pwede nyo din gawin yun. So ang gagawin nyo lang, kailangan nyo lang isabay yung, for example, kapag magre-record ka na ng GoPro, pero kailangan, ang kailangan mo palang gawin, ipapasok mo sa loob ng mic, ng helmet mo yung yung earphones mo. Then yun na yung magsisilbing pinaka-mic mo, tapos kukonek mo sa cellphone mo, tapos after nun, yun na, pagsasabay mo sila, kailangan mo silang pagsabay ng recording para hindi ka mahirapan kapag i-edit mo lang. Kaya lang, disadvantage lang nun, mga chong, kapag sobrang haba ng videos mo, mahirap siya. Kailangan siguro mga around, basta maikling videos lang siguro pwede yun. Pero kapag mga mag-rides kayo, mahirap yung ganun. Pero kung daily rider ka lang naman, or motovlog lang, okay naman yung ganun. So ang gagawin mo muna, sasabayin mo sila. Tapos kapag tapos na yung recording mo, tapos ka na mag-vlog, so ang gagawin mo dun sa video editor mo, mga chong, pagsasabayin mo muna silang dalawa. So kapag nakuha mo na, pag synchronize na yung audio ng GoPro dun sa audio ng cellphone mo, kapag sabay na, basta yung hindi naman halata dun sa video na delay yung audio mo. Tapos after nun, export mo muna sila bago ako mag-edit. Kasi kapag nag-edit ka dun, na hindi pa iisa yung audio ng ng GoPro sa audio ng cellphone, mahirapan ka. So kailangan export mo muna silang dalawa. Tapos pagka-export mo, yun, saka mo sila i-edit. Okay. So yun lang, mga chong. Pero so ano naman, sa dadating na panahon, no, kapag nagka-budget na tayo, bibilan din naman natin 'to ng microphone niya, kasi syempre hindi naman panghabang buhay na kailangan nating umasa sa ganito. Saka sa Lazada ko lang pala 'to nabili, mga chong, around 150 pesos lang, mga ganun. Dalawang piraso na. Ay, hindi. Isang piraso lang pala yun. Basta nakalimutan ko na, sa Lazada lang, lagay yung GoPro Hero 7 Audio Noise Reduction. Yun. So, eto mga chong, ipapakita ko sa inyo yung itsura niya kapag nakalagay ito. Yan! So, yun ang itsura niya, mga chong. Diba? Para siyang isang malaking mic na merong camera. So, okay naman ako dyan. Wala naman akong problema kasi, di ba, nagkagamit naman natin. Maganda naman yung kinakalabasan ng vlog natin. Kino-complain ko lang sa kanya, yun nga, kapag high speed na, hindi na tayo pwede makapagsalita kasi hindi na tayo maririnig masyado. Tapos, yun nga, kapag naka-steady lang, kapag traffic, sobrang traffic, tapos naka-open to, tapos nakalagay itong foam mo, mag-overheat yung GoPro, mamamatay. So, nangyari na sa akin yun once. So, hindi ko na inulit. So, kailangan kapag gagamitin mo siya, talagang nagda-drive talaga kayo. And kung gagamitin mo man siya ng matagal, kailangan tuloy-tuloy yung driving. Yun nga, yung possible na pwede mangyari. Mag-overheat yung GoPro, mamamatay siya. Hindi naman siya masisira. Kaya lang, talagang nakakapaso. And dalawa yung ganito ko, mga chong. Para, ba? Kasi ano lang siya, malambot lang siya. So, meron na siyang dito, may crack na siya. Saan na yun? Ayan o. Ayan, may crack na siya. Mga gilid-gilid. Kapag nilalagay, kapag kinakalas kabit mo, syempre, na-extend siya. Ano, shoutout. Opo! Siguro, bigyan ko na kayo ng konting tips sa pag-motovlog. Ang mga importante talaga dyan, mga chong, yung audio, saka yung video quality. Kasi,
Kasi ikaw, kunyari, nanonood ka ng vlog, tapos nakita mo ang pangit ng audio, di ba? Ang pangit ng video quality, gaganaan ka ba manood? Siyempre, di ba? Parang mawawala ka na ng interest dun sa vlog na yon, kahit na interesting siya para sa iyo, kung di malino yung video, kung di malino yung audio. So, something like that. So, wala, mag-invest talaga tayo sa quality. Kaya, pakita ko muna yung motor ko. Yee! Payabang lang. Tapos pa nga, chong, ito, ipaparinig ko sa inyo mga chong yung difference nung walang foam sa merong foam. And one, ano ba, last na mga chong, sa settings pala kailangan, naka-on yung ProTune mo, tapos yung mic, yung audio mo kailangan naka-stereo. Okay, naka-stereo siya, hindi siya naka-wind. Kasi kapag naka-wind, puro wind noise lang maririnig nun kahit nakaganto ka. Kapag naka-stereo naman, yon. Less yung wind noise na maririnig dun sa audio mo. So kailangan ganun yung settings. Okay? Tapos ito na, test drive na natin or pakita ko na sa inyo. So ngayon, ang iano ko muna is yung merong foam. So yun mga chong, nakita nyo na ano, yung pagkakaiba ng dalawa. Kung mapapansin nyo mga chong, ang gamit kong Mount Mi Hansi Hansi Adhesive Mount ba yun? So yun yung gamit ko. So far naman matibay naman siya. So yan. Yan o. Diba? Matibay yan mga chong. So nung una ang gamit ko is yung strap lang. So okay naman yung strap, kaya lang ang dumi kasi tignan. So kaya nagpalit ako na ito. Mas maganda siya, mas classy siya tignan mga chong. Meron tong tali eh, tapos meron siyang abang dito para for example matanggal man to, meron siyang naka-support dito. Hindi siya malalaglag agad, magsiswing pa siya. So yun. Para sa mga kabado. Para sa mga kabado. So ako tiwala naman ako eh. So lagi ko naman sa kinecheck kung matibay siya. So far naman, kahit nauulanan siya, matibay pa din naman. Yan, ayan o. Matibay yan. So hopefully, na meron kayong natutunan sa topic natin today, sa episode natin for today mga chong. So once again mga chong, kung di pa kayo naka-subscribe, don't forget to hit the subscribe button. And kung meron kayong question mga chong, don't hesitate na lagay nyo sa comment, okay? And then I will answer it naman kapag meron tayong time. So once again, this is Brian O'Chill and I'm out.